KLS 97.1. Forever! Duda po ako na magugustuhan din ako ni Baby Lynn tulad ng pagkagusto ko sa kanya. Kasi madalas laman ang mga kwento niya sa akin ang tipo niyang lalaki para mapangasawa. Yung bang artistahin at makisig ang tindig, matipuno at higit sa lahat ay may pera. Hindi ko gustong maliitin ang sarili ko pero dehado po talaga ako. Kaya nga lakas na lamang ng loob at tibay ng dibdib ang puhunan ko nang aminin ko kay Baby Lynn ang nararamdaman ko. Akala ko yun na rin ang katapusan ng pagkakaibigan namin kasi maiilang na siya sa akin pagkatapos. O baka yun na ang simula ng ma-friendzone ako sa kanya. Pero nang sabihin niya sa akin na crush niya ako at gusto niya akong manligaw ay hindi ko na nga pinalampas pa ang pagkakataon. Sabihin na natin na nagpa-impress ako ng todo kay Baby Lynn para sagutin niya ako. Nandyan yung hinahatid na sundo ko siya sa apartment na tinutuluyan niya papunta sa trabaho namin, Papa Dudut. Minsan kapag may extra akong pera ay pinagbabaon ko siya ng lunch para hindi na siya bumili pa. Madalas kasi na nauubusan ang pera si Baby Lynn kahit kakatapos lang naming sumweldo. Katulad ko ay breadwinner din siya kaya nakaka-relate ako sa kanya. Tumagal po ng isang buwan ang panliligaw ko bago ako sinagot ni Baby Lynn. At dahil noon lang ako nagka-girlfriend kaya sobrang saya ko, Papa Dudut. Agad ko rin siyang dinala sa bahay namin para opisyal na makilala ng Nanay Remy ko. Kung ganun, ikaw si Baby Lynn na nobya ng anak kong si Vincent. Naku, ang ganda-ganda mo namang bata ka. Salamat po, Nay. Mano po. Ikawaan ka ng Diyos. Mano rin po, Nay. Pagpalain ka rin ng Diyos, anak. Maupo muna kayo ng girlfriend mo. Kumain na po ba kayo? Kung hindi pa eh, may dala po kaming ulam ni Baby Lynn. Dito na kami kakaing dalawa. Ay sakto, kakatapos ko lang magsampay ng nilabhan. Wala pa tayong ulam, yung sinaing nakasalang pa lang. Tamang-tama yung dala ninyo. Tama nga po ang laging sinasabi ni Vincent. Napakasipag niyo. Ito na lang talaga ang magagawa ko sa bahay namin. Kasi anak ko na ang nagtatrabaho. Nay, di po ba sabi ko sa inyo, wala pong problema sa akin kahit ako maglaban ng mga damit natin. Di naman po ako pagod tuwing umuwi ako dito sa bahay eh. Huwag na po kayong maglaba. Baka kasi masyado kayong mapagod. Sasakit na naman ang likod nyo. Matibay pa naman tong likod ko. Nadadaan pa sa pamahid. Eh, ikaw naman, Baby Lynn. Salamat ha. Kasi sa wakas, dumating ka na sa buhay ng anak ko. Ngayon lang kasi yan nagdala ng babae sa bahay para ipakilala sa akin. Akala ko tuloy tatanda ng binata si Vincent eh. Si nanay talaga. O eh bakit? Totoo naman, hindi ba? Kaso mukhang mali po ang akala nyo. Kasi sa wakas, nagka-girlfriend na si Vincent. Ako po ang dapat magpasalamat kasi nakilala ko ang anak nyo. Mabait na, mapagmahal pa. Kita ko kung gaano siya katsaga at katotoo sa panliligaw sa akin. Kaya hindi na ako nagdalawang isip na sagutin siya. Na hanggang ngayon, eh pinagpapasalamat ko pa rin, Baby Lynn. Ikaw talaga? Natatandaan ko na excited yung anak ko na dalhin ka rito para ipakilala sa akin. Eh pagpasensyahan mo na kung hindi malaki ang bahay namin, ha? Pasensya na rin kung medyo mainit. Electric pan lang kasi ang meron kami. Ay naku, okay lang po yun, Nay. Hindi naman po ako maarte. Taga saan ka pala? Kasama mo ba ang mga magulang mo sa bahay ninyo? Taga Pasay po ako. Yung parents ko po nasa probinsya sa Negros. Nagpapadala lang ako sa kanila pag may extra ko. Pero sa ngayon, tipid-tipid po muna kasi po kakasimula ko pa lang sa trabaho. Nay, alam nyo ba na breadwinner din si Baby Lynn sa kanila? Ay talaga ba? Oo po. Naku, mahirap maging breadwinner. Mabuti kinakaya mo. Opo, pero sa ngayon kinausap ko na mga kapatid ko na tumulong sa akin. Kasi mahirap naman na ako lang ng ako. Mabuti nakinig sila. Kaya kahit paano may katulong na ako sa pagbibigay ng pera kina mama at papa. Mabuti kung ganun. Siguradong ipinagmamalaki ka ng mga magulang mo.
parang ako dyan kay Vincent. Pinagmamalaki ko yan kasi napakabuting anak. Walang iniindang puyat at pagod, makakayod lang at nang meron siyang pantustos sa pangangailangan namin. Kahit nga mga kapatid niyang may sariling pamilya, iniisip pa rin niya. Halata naman po kay Vincent na masipag siya at may malasakit. Yun po yung nagustuhan ko talaga sa kanya. Kasi noong unang araw ko pa lang sa trabaho, siya na yung umalalay sa akin at nagtsaga na turuan ako kahit marami akong palpak. Siyempre, nag-uumpisa ka pa lang. Pero kita mo ngayon, gamay na gamay mo ng trabaho natin. Paanong hindi eh, magaling ang trainer ko? Naks! Baka naman binubola mo lang ako kasi nandyan si nanay, ha? Excuse me, hindi kaya ako bolera. O siya, mukhang kumukulo na yung sinaing ko. Puntahan ko lang. Pero sumunod na rin kayo, ha? Maghahain na ako para makapananghalian na tayo. Baka nagugutom na itong si Babylin. Sige po. Tutulong na rin po ako. Kahit wag na. Bisita ka namin. Kami nang bahala. Ayos lang po. Tara po, tulungan ko na kayo. Masayang masaya po ako, Papa Dudut. Kasi madaling nakuha ni Babylin ang loob ni nanay. Bait naman si nanay kaya hindi na rin katakataka. Nanakagaanan niya ng loob ang girlfriend ko. Natutuwa ako kapag nakikita ko silang magkasundo sa isang partikular na bagay. Kaya naisip kong siya na nga ang babaeng tinadhana sa akin para maging asawa at makasamang bumuo ng pamilya. Naging masaya naman po kami ni Babylin sa loob ng isa't kalahating buwan ng pagiging magkasintahan namin. Hanggang sa nabuntis ko siya, Papa Dudut. Unexpected pero hindi unwanted ang baby na dinadala niya. Kaya may bahagi sa akin na masayang masaya kasi magiging tatay na ako sa wakas. At dahil gusto ko pong ingatan at pangalagaan ang magiging anak namin ni Babylin, kaya naman nag-decide na ako na iuwi siya sa bahay namin para doon na tumira, lalo pa't naging maselan pa ang pagbubuntis niya. Yun din po ang dahilan kung bakit nag-resign na sa trabaho si Babylin, Papa Dudut. At ako na lamang ang nagtodokayod para sa nanay ko at sa mag-ina ko. Noong mga unang linggo ng pananatili ni Babylin sa bahay namin ay masasabi kong ayos naman, Papa Dudut. Pero dumadalas po ang pagreklamo niya lalo na sa nanay ko ng mga sumunod na araw. At madalas niya akong paringgan na gusto na niyang bumukod. Vincent, gusto ko na talagang bumukod. Ayoko na rito sa inyo kasi pakiramdam ko wala tayong privacy. Ano bang sinasabi mo? Meron naman tayong sariling kwarto. Ito bang kwarto na tong pinagmamalaki mo? Ang liit-liit! Daig pa natin ang sardinas tapos ang init-init pa rito. Kahit sa gabi tagaktak ang pawis ko. Alam mo naman nagtatabi na talaga ako ng pambukod natin. Kaso di pa kaya ngayon eh. Malaki pa ang kulang. Tsaka ang isa pang iniisip ko, paano na si nanay pag umalis tayo dito? Sino mag-aalaga sa kanya? Problema mo pa ba yun? Eh di paalaga mo sa mga kapatid mo. Aba sobra na sila. Sa lagay ikaw lang ba ang anak para ikaw lang ang mag-alaga sa nanay mo hanggang pagtanda? Parang di naman patas yun. Mahal naman eh. Akala ko na pag-usapan na natin to. Pag nandito tayo sa bahay, maalagaan ka ni nanay. Ayaw mo ba nun? Yung nanay mo kasi ang daming pinagbabawal sa akin. Nag-aalala lang siya kasi masela ng pagbubuntis mo. Siyempre, ayaw kanyang mapahamak. Kaya wag naman sanang matigas ang ulo mo. Ulo ko pa talaga ang matigas, ha? Masama na bang magsabi ng saloobin sa pamamahay na to? Sa lagay wala na akong karapatan porque sampid lang ako rito? Ano ba pinagsasabi mo? Lumalabas kasi na hindi mo ako pinapakinggan porque nakikitira lang ako rito. Salita ako ng salita pero para kang walang naririnig. Mahal, wag mo naman akong awayin. Pagod ako sa trabaho. Okay lang ba na bukas na natin pag-usapan to? Mahal mo mukha mo! Tsaka anong bukas? Lagi ka nalang ganyan. Hindi ko kasi alam ang problema mo. Eh ginagawa ko naman lahat na makakaya ko para maibigay sa'yo ang gusto mo. Pero sana maintindihan mo na hindi sapat ang kinikita ko. Tapos kailangan pa natin mag-ipon para sa panganganak mo. Kung bakit kasi binuntis-buntis mo ako, eh di sana hindi tayo namumroblema ng ganito. Anong sinabi mo? Babylin naman, anak natin na pinag-uusapan dito.
Hindi ka dapat nagsasalita ng ganyan. Magpapaka-plastic pa ba ako at sasabihin kong masaya ako sa sitwasyon ko kung hindi naman talaga? Ang selan-selan ng pagbubuntis ko, Vincent! Ang dami kong hindi pwedeng gawin! Ultimo paglalakad papunta sa CR, kailangan kasama ko pang nanay mo. Naaalibad ba rin ako na lagi niya akong binubuntutan? Oo, sabihin na natin nagmamalasakit lang siya pero hindi ako sanay sa ganun. Ayoko nun! Mabuti pa, bukas na lang natin ito pag-usapan. Baka sakaling kalmado na tayo pareho. Yan ang hirap sa'yo eh. Imbis na harapin mo ang problema, gusto mo ipagpabukas pa. Sa nakikita ko, wala namang problema rito eh. Ikaw lang ang gumagawa ng problema. Anong sinabi mo? Sobra ka na talaga ah! Huwag kang tumabi sa akin sa higaan! Nabubuisit ako sa'yo! Ay, sige, kung yan ang gusto mo. Dito na lang ako sa bangko matutulog kung ayaw mo ako makatabi. Magpahinga ka na. Papadudot, aminado kung hindi ko pa mapagbigyan ang hiling ni Baby Lynn na magrenta ng apartment at bumukod dahil ayokong iwanang mag-isa ang nanay ko. Matanda na siya at sakitin. Ako na lang ang anak na kasama niya kaya pinaliwanag ko pong maigi sa live-in partner ko ang sitwasyon. At umasang maiintindihan niya pero nagkamali ako. Hindi ko rin po masyadong maunawaan ang madalas niyang pagreklamo dahil kung tutuusin ay alagang-alaga siya ng nanay ko. Iniisip ko na lamang na baka dala ng pagbubuntis kaya bigla siyang naging irritable at mainitin ang ulo. Hirap din po kami sa pera ng panahon na yon kasi nadagdagan ng pinagkakagastusan dahil sa pagbubuntis ni Baby Lynn. Kaya sinabi ko sa kanya na mag-iipon muna ako ng pera para makabukod na rin kami. Ang plano ko ay simulan yung pag nanganak na siya. Pero parang hindi na po makapaghintay ang live-in partner ko. Lagi niyang reklamo na wala siyang privacy sa bahay namin kasi nandyan si nanay. Na madalas daw siya nitong pakialamanan kahit ang totoo ay concern lang naman sa kanya ang nanay ko. Sa madaling salita ay naging reklamador po si Baby Lynn, Papa Dudut. Napansin ko rin po na naging pabaya na siya sa kanyang sarili. Ang ibig kong sabihin ay parang hindi siya buntis kung kumilos. Minsan ay umaalis siya ng bahay namin at hindi niya sinasabi sa amin ni nanay kung saan siya nagpupunta. Pag sinabi naman niya ay doon lang daw sa mall kasama ang mga kaibigan niya para magpalamig. Pinagsabihan ko po siya na huwag umalis nang umalis sa bahay kasi delikado ang pagbubuntis niya pero hindi po nakinig si Baby Lynn. Hanggang isang araw ay dinugo po siya ng malala dahilan para isugod ko siya sa ospital. Pero pagdating doon ay huli na ang lahat dahil wala ng heartbeat ang baby sa tiyan niya, Papa Dudut. Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories.